Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Chanrick from Cebu City. For today's video guys, ay hanapan natin ng solusyon ang problema nating hinaharap ngayon, ang pagtumal sa ating tindahan. Maliit man o malaki ang isang negosyo, ay isa lang inaasam-asam natin ay ito ay magiging isang successful. Lahat nga naman tayo ay ginagawa nating lahat na paraan para lumago ang ating sinimulang tindahan. So ano nga ba ang dapat nating hakbang para naman hindi natin masyado ma-feel yung tumal sa ating benta ngayon? So ibahagi ko sa inyo yung 5 basic na ginawa ko para naman makuha ko lang talaga yung quota ko everyday sa panahon na tagtumal ngayon. Kasi yung quota ko ngayon is 5,000 a day at saka yung target sales ko naman is 10,000. Kaso sa ngayong panahon na ito is nagra-range lang tayo sa middle sales na 7,000, 7,500, 8,000 at saka makakuha lang tayo ng target sales natin kapag weekend. So, okay lang yun, at least naman lang meron tayong sales. Let's proceed number 1. So, yung number 1 natin is be consistent. Consistent tayo sa pagbubukas at saka sa pagsasara. Kahit maliit lang sales natin, okay lang yun. Yung steady natin yung time natin kasi si customer is malito naman kapag mag-adjust ka naman ng time. Pero sa panahon ngayon, pwede mo agahan. Instead of 5:30, mag-open ka ng 4 or 4:30. So, sa gabi, mag-close ka ng 10 is pwede mong mag-late ka ng mag-close, 11 to 12. So, sa amin dito yung time ko is 5:30 in the morning at saka yung mag-close naman ako sa gabi is 9:30 in the evening. So, mag-adjust lang ako kapag weekend, sa close lang. Magko-close ako ng 10 to 10:30 in the evening. Kasi naman, sayang naman yung sales namin kasi yung weekend is maraming nag-iinom, maraming mga tao kasi walang klase kinabukasan. So, ginagrab ko yun. Number 2 natin is be flexible. Okay lang na baguhin natin yung pagbabudget. Ang kagandahan lang sa pagbabudget at sa paglilista ay nakikita mo yung saan ka nagkukulang at sumusobra. Kumbaga nakikita mo kung saan ka pwedeng mag-adjust kapag napansin mo na lumiliit yung kita mo at saka lumalaki naman yung gasto, baka pwede kang mag-adjust ng budget. Number 3 is manage your money. Pamahalaan ng iyong pera. Sa simple na paglilista at pag-separate ng personal na pera mo at saka yung kita mo sa iyong tindahan is paghihiwalayan mo. Huwag mong i-combine kasi hindi mo makikita yung magkano na yung kita mo sa yung store. So, kailangan talaga yan. Bilang store owner ay kailangan mong malaman ang pag-agos at paglabas ng iyong pera. Ito ay nakakatulong sa iyo to manage your store better. Number 4 is manage your inventory. Subaybayan mo ang inyong inventaryo, lalo na sa mga kalakal kung ano man ang pagkasira. Number 5 natin is watch out the seasonal items tulad ngayon na summertime. So, kailangan meron tayong bentang mga halo-halo, ice cream, soft drinks, juices. Kasi yan talagang mabenta ngayon sa ating tindahan. At yan ang mga basic na ina-apply ko sa aking store ngayon sa Tigtungal. At sana naman nakatulong ito sa mga ibang mga kasari natin dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe on my YouTube channel, Chanrick Channel Store. And click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. Bye for now guys! Thank you for your time, for watching my video. Bye-bye! Amping ta kanuna. See you in my next vlog. Bye-bye!